Hello mga katoots! Welcome back to my channel. For today's vlog, mag-share ulit ako ng isang menu na gusto ko malaman nyo din at ginagawa ko every time na meron kaming mga gatherings or mga occasion. Okay mga katoots? Tatawagin natin itong recipe na Crispy Ulo a la Doc Noy! Mga katoots, kahapon nilaga mo ng ulo ng baboy at may mga prepare tayo para before ko butuin itong crispy ulo natin. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko kahapon. Yesterday. Ito ang ingredients sa paglalaga ng ating lechon ulo. Andito ang ating bawang, sibuyas, dahon ng laurel. Natin siyang kumulo. Papalambutin lang natin ang ulo ng ating baboy. A few moments later. Ayan, mga katoots, malambot na ang ulo ng baboy. So, kaya ang gagawin natin dito, papatayin na natin at i-drain natin, itlalagay sa ref. Ngayon, before natin ilagay sa freezer, papahiran muna natin siya ng pampalasa. Mga katoots, tapos na natin ilaga ang ulo ng baboy. Ngayon, bago natin ilagay sa freezer, tutusok-tusukin muna natin to ng needle. No! God, please, no! Tutusok-tusukin natin to para pag niluto natin to, mag-crispy ang ating crispy ulo o aalsa ang balat ng ating crispy ulo. Binaligtad natin mga katoots para lahat. So, dikit-dikit ang pagtutusok nito. Meanwhile, mga katoots, habang inihintay natin na uminit ang ating mantika, papahiran ko muna itong ulo ng lechon ng ating toyo. Kasi trivia lang mga katoots, ginagawa ko to para maging golden brown or mag-color orange ang ating crispy ulo mamaya pag naprito na. Pahid lang. Mga katoots, dito sa ating crispy ulo, before natin ilagay sa mantika, nag-improvise ako or kami ng lalagyan ng ulo para mamaya pag hinango natin, hindi tayo mahirapan. Gawa to sa stainless at sa alambre.
Yan, mga katoots, nilagay na natin siya. Mga katoots, papakiramdaman muna natin ang ating mantika kung mainit na mainit na. Mainit na siya at dapat hindi na siya tumutunog. Na para pwede na natin ilagay ang ating ulo ng baboy. So ngayon, siyempre, medyo mabigat to at mahirap baka. For safety, kailangan ko gumuha ng kasama para maging maayos ang ating pagluluto ng crispy ulo. So, tatawagin ko ang aking kaibigan si Jake! May nakahanda tayong tubo. Ipapasok lang natin siya dito. Okay, mga katoots, dahan-dahan natin ilalapag ang ating crispy ulo. Mga katoots, originally ang ginagawa talaga ng mga mostly na mga Pilipino ang crispy pata. Pero dahil nag-evolve ang ating mga maparaan ng mga Pilipino, pati ulo ng baboy, atin na rin ginagawa ang crispy ulo. Kaya nagkaroon din ako ng idea gumawa nito na crispy ulo dahil minsan pag kinakapos tayo sa budget, gusto natin ng handa sa ating mga okasyon like birthdays, Noche Buena, New Year, or kahit anong occasion, fiesta, pwede natin i-consider na gumawa na lang ng crispy ulo. Kaya tinawag ko itong crispy ulo na crispy ulo ala Doc Noy dahil ito, magkakaibang version ng pag-prepare o pagluto ng crispy ulo, pero ito ang aking version, ang crispy ulo ala Doc Noy. Sana ma-enjoy nyo ito. At saka mga katoots, pag niluluto natin ang ating crispy ulo, dapat sobrang dami ng mantika para ma-deep fry talaga siya. Kung makikita nyo, lubog na lubog talaga ating crispy ulo. At ang ginamit natin mga katoots na panluto dito, ibang system tayo ngayon dahil kailangan para maging crispy ating crispy ulo, kailangan gumamit tayo ng pressurized stove or heavy duty na stove. Dahil kung mahina ang gagamitin natin or yung mga previous na ginagamit kong stove, hindi natin ma-achieve ang crispiness ng ating crispy ulo ala Doc Noy. Tsaka mga tips for safety purposes, naglagay ako dito ng fire extinguisher. Minsan mga katoots, kailangan natin maging silip sa ating mga ginagawa o pag nagluluto tayo. Kaya dapat palagi tayong handa at may mga ginagamit tayong equipment. A few moments later. Mga katoots, nilagay natin sa mainit na mantika ang ulo ng baboy ng 15 to 20 minutes. Ngayon, naka 20 minutes na tayo. Hahangon natin itong ating crispy ulo para pagpahingahin para ma-achieve natin ang totally crispiness ng crispy ulo ala Doc Noy. Ngayon mga katoots, sahanguin na natin ang ating unang pagluluto ng ating crispy ulo. Ayun na mga katoots, hinaon muna natin ang ating crispy ulo. Kung mapapansin nyo, hindi pa siya ganun kalutong. Pagpapahingahin lang natin ito ng 30 minutes para makuha talaga natin sa susunod nating pagpapapapry nito ang parang sarot na malutong na crispy ulo ala Doc Noy. 1 hour later. Mga katoots, makalipas ang 30 minutes to 1 hour na pinalamig natin itong ating crispy ulo na na-pre-cook na natin kanina. Ngayon, lulutuin na natin siya in second time around para makuha natin ang pagka-crispy ng ating crispy ulo ala Doc Noy. Ngayon, kukunin na natin siya, ilalagay na natin sa, yan, di na tumutunog, ilalagay na natin ulit siya sa ating kumukulong mantika. Okay mga katoots, makalipas ang 5 minuto, bubuksan na natin ulit ang ating lutuan dahil may gagawin tayo, magbibigay ako sa inyo ng technique ulit para maging crispy ito. So ngayon, andito ulit si Jake dahil ito yung gagawin na natin para sa ating technique na gagamitin, ang tubig. Okay? So ngayon, before natin ilagyan ng tubig, kailangan natin hinaan ng apoy.
Bakit natin hininaan ang ating stove? Dahil pag nilagyan natin ng tubig to na malakas, tatalsik at aalsa itong ating mantika. So yun mo kasi mga kapatids. Okay nga mga kapatids, andyan si Jay. Nilalagay na namin yung tubig para mas kumutong ang itong ating crispy ulo ala Doc Noy. Ayan, naririnig ko mga kapatids. Sobrang nukuputok-putok ang ating lutuan dahil sa tubig na nilagay natin. Many tic-tacs later. Mga katoots, ngayon na hindi na siya masyadong humuputok, pwede ko na ulit lakasan ang apoy ng ating luluto. Okay, lalakasan natin ulit ang ating apoy para mag-crispy talaga itong ating crispy ulo ala Doc Noy. Moments later. Ito na nga mga katoots, check natin kung nag-crispy ba talaga ang ating crispy ulo ala Doc Noy. Ayan! Crispy-crispy na siya at makikita nyo na lumutong ang ating crispy ulo ala Doc Noy. Mga katoots, kakaunin na natin ang ating crispy ulo dahil nakita natin sa pang crispy na siya. Ayan, crispy ulo ala Doc Noy. Jake, tulungan mo ako. Para matikman na natin ito. Mga katoots, finally, titikman na namin ang crispy ulo ala Doc Noy na talaga naman sigurado akong crispy na crispy siya. Na sa inyong mga katoots, pwede niyong gawin sa inyong bahay ang aking recipe. Kakainin ko to with my friend, Jake. Ayan ang mga katoots. Naririnig niyo ba yan? Sobrang lutong. Okay? Ayan ang mga katoots. Hirap na hirap mag-iwa dahil sa sobrang lutong niya. Mga katoots, syempre, kailangan natin sabayan ito ng masarap na suka na ginawa ko kanina before ako nagluto. Nilagyan ko lang ng sibuyas at bawang, onting mga condiments at asukal para ito din ang mas gusto ko dahil nakakatanggal umay ang suka. Pero syempre, may mga ibang mga tao na gusto nila sarsa ang partner nitong ating crispy ulo ala Doc Noy. Kaya, nasa sa inyo yan mga kapits. Ngayon, tinitingnan na namin ang kaibigan kong si Jake. Oh, yeah. Naririnig niyo yung mga katoots? Malutong na malutong ang balat ng ating crispy ulo ala Doc Noy. May lasa siya at malambot ang ating baboy dahil napakuluan na nga natin kahapon ito at nilagyan natin ng mga pampalasa. Jake, ano naman masasabi mo sa ating recipe? Look, napaka-crispy talaga ng iyong ginawang crispy ulo ala Doc Noy at malasa siya. Kaka-toots! Kung nagustuhan nyo ang recipe kong crispy ulo ala Doc Noy, huwag kayong mahihiyang mag-comment at itry itong recipe na to. And don't forget to like, share, comment, subscribe, and hit that notification bell para mas maging updated pa kayo sa mga susunod ko pang videos. See you! See you!